Guys, kahit hindi pa tayo monetize sa ating ads on Reels at sa in-stream ads, pwede na tayong magka-payout. What? Paano? Ano bang gagawin natin dyan sa mga pahala na yan? Susungkitin na lang ba natin siya? O kailangan natin siyang idaan sa ganitong proseso? I-open natin ang ating Facebook account. And then sa left side, yung ating profile, pindutin natin yan. And then pindutin ang dashboard. Scroll down, hanapin ang payouts. And ganito yung mababasa nyo kapag wala pa kayong nailagay na any bank account. Then pindutin ang finish setup. And pindutin lang po yung bilog na yan. And then next. And then may dalawang options dito. Pwede kayong mamili sa dalawa kung paano nyo gustong makuha yung sahod nyo. Ako manually link bank account. And then sa lower part, nandiyan yung mga fill outan natin. Ilagay lang lahat ng information, bank account, name, yan. And then yung SWIFT code. Para malaman nyo kung ano ang SWIFT code ng bank, i-search lang po dito sa Google. Halimbawa ako AUB, SWIFT code, ayan ang hahanapin natin. At dyan nyo po makukuha ang SWIFT code na yan. And then ang gagawin nyo lang is i-copy nyo lang po yung SWIFT code na yan, yung in-highlight ko. Balik lang po tayo sa ating pin-fill outan. I-paste lang po natin yung nakuha nating SWIFT code. And then, account holder name. And then, the bank account number. So, ibe-blur ko lang yan kasi baka padalhan nyo ako ng pera dyan. And then, next lang. At mapupunta tayo dito sa add your tax info. And then, pindutin lang ang add info at hihingan tayo dyan ng Facebook account natin. Kailangan natin i-log in. And then, pag okay na, pindutin lang yung log in. And continue uli. Dahil June lang gamit ko, continue lang. Nakasulat dyan, tax is requesting access to your name and profile pic. And pindutin ng no dahil hindi tayo US resident. Then sa select one, piliin ang Philippines dahil taga-Philippines tayo. And then no dahil hindi tayo intermediary agent. And then select one, about country yan. So Philippines. Pindutin ng next. I-check lang yung mailing address kung tama ba. And then next. So, tinatanong dito ko about sa location of where services are physically performed. So, syempre, wala man tayo sa US 0%. Pindutin ng next. And now, dito na tayo sa consent and sign. So, pangalan lang po yung ating ilalagay dyan sa signature. And then, checkan lang yung, ay, ganyan, nangangako kayo na ito ay totoong mga information. And then, review and submit. Yan, check nyo lang yan. And then, select form. And then, yan, review nyo lang tong mga tax profile nyo. And then, done. So, ganun lang po ka-easy ang steps. Sundan nyo lang po. And nandun na po yan sa ating, yan, pag sa review natin, sa overview, wala na yung nakasulat kanina na nag-expire na tayo. So, ayan, makikita na natin ang ating earnings ay pwede na nating makuha sa ating bank account. So, that's it. Please like, share, and follow for more. Thank you and have a nice day ahead.